Ayan guys, gumagawa si pare ng improvised na motorcycle barrier na gagamitin ko. So, made from scrap PVC. Bali, tatlo kasi yan eh. Tatlo. Sa dalawa, tatlo. Pati yung sa taas. Isa dito. Isa sa pinakadulo, sa taas. So guys, ito yung layout ng barrier na ginagawa. Ayun, may mga sukat na yan. Minsan na, medyo malabo yung camera ko eh. 40 cm yung lapad. Tapos yung taas niya is 140 or 1.4 meter. Yung taas mula sa footrest na pagkakapitan natin sa lampas sa ulo. So saan yung saktong bali natin? Yung dito. Kung ano yung treatment dyan, kung paano ipipix. Sasaklob natin. Pwede tornilyo kaya? Oo, pwede natin. Hindi ganun. Hindi, sasaklob natin dito, sir. Ah, ano ganun. Oo, oh, pwede, oo. Oh. Hindi siya nga galaw. Oo. Oh. Bubukahin mo to. Oo. Oh. Kung anong laki niyan. Tama, tama. Pwede, pwede. Tapos butasan na lang ng oh. Na yan. So ito guys, gumagawa kami ng ano, motorcycle barrier. Inactual namin yung sukat para saktong-sakto talaga. Personal use ko lang to, yung barrier na ito. Kasi as per requirement ni IETF, hindi ka pwede magsakay ng pasahero or any member of your family na walang barrier. So requirement talaga, pag wala, huling ka sa checkpoint. Bali, ang nangyayari kasi babaliin yung tubo o ganun. Kaya ayun, iniinit ni pare para madaling mabalik. Kasi hindi pwede diretsuhan kasi mayroong nakaumbok dito. Yung parte ng matama dito. So kailangan pang layout niya, magiging layout niya. Ganun. Pwede na yan. Ayan. Diyan pa mo. Basahan. Ayan. Sakto. Ilagay mo dyan, sir. Tres media. Guys, continue na namin yung paggawa ng barrier. So,
pinunta namin yung motor doon sa taas para sukatan ng actual, para ma-perfect yung sukat na gagawin. So may ginawa ng pattern kami, ayan, yung isa na yan. So yung gagawin na lang itong isa, yung parihan niya. Sukat nang sa pagkakabitan sa footrest. 65 yung taas mula sa footrest hanggang sa unang bracket. Ayan guys, bubukasan mo dyan dyan ang whole sock. Ito, isa pa dito sir? Oo, isa pa. Ito na lang natin to. Pwede. Ano ba ang hati nito? Oh, 78.5. 30. Hindi, for, ano, 38. 38. 38, yeah, ganun kami muna lang, ano? 38.5. 38.5. Oh. Ito yung pangalawang bracket. Tapos dito, yung pinakadulo para matibay ng bracket. Hulso. Yung sukat ng hulso is 3/4 medya. Ang saktong-sakto lang yan. Yan o. Pinasok na yung media na PVC dito sa binutas natin kanina. So dito naman sa kabila is susukatan uli para bubutasan, para sa pagbubutas, para sa PVC din na media na isasalpak din dyan. Thank you.
Kasi dito yung dulo is talaga na lang yung elbow. Ganon. Ano? Hindi na siya ibubutasan. Para mas matibay din, no? Matibay din. So, ayan. Pwede rin kayong gumawa dito, ano, scrap, lahat naman ng tubo na ito, scrap yun. Sinusukat namin para sakto. So medyo mataas sa mataas pa ng konti kaya puputulan namin. Okay. Product natin. Kulang na lang dyan is yung plastic na ilalagay natin pangharang. So ako nang gagawa nyan. Kasi walang adhesive dito eh. Na gagamitin para pandikit. Ang gagawin ko na lang tatalian ko na lang o kaya tatahiin. Madali na lang yun eh. Importante itong pinaka-frame niya is magawa kasi medyo mahirap gawin to kasi wala akong mga gamit lalo na yung tools sa bahay. So okay na to.
So, sana guys na gustuhan nyo tong video na ito. At sana kalimutan mag-subscribe, i-like, tsaka paki-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa videos na i-upload nyo. Thank you.